Having bagong genre, ito ng show na i-host mo for the first time, what can the audience expect from you? And ano ang gusto mong makuha ng mga, lalo na mga batang manonood ng Center Stage? Opo, kasi after po ng Bet ng Bayan, that was my last actual hosting job. As well, aside from Eat Bulaga po na araw-araw kong ginagawa. Pero before po kasi, co-host po, side stage host po ko ni Ms. Regine Velasquez. So ngayon po, I'm gonna be hosting Center Stage as one of the main hosts. And I'm very proud of this show kasi it was originally, it's an original concept of GMA. So talagang pinag-isipan po ito ng masinsinan para mabigyan po ng bagong flavor yung singing contest. And now po yung unang roster po ng contestants na ipapakita natin is for the kids. Pero not necessarily naman po na we're limiting the contestants sa mga bata. For now po, mga bata muna. And then later on, we will progress into a much older age group. So, yung Center Stage po, may expect ng mga bata dito. It's gonna be fun. It's gonna be inspirational. And mas na nahuhubog po nito eh. Napupush po nito yung pagiging kuya ko sa mga bata. Siyempre, mga bata po yung contestants natin. We want them to be inspired and motivated na even though hindi sila yung makuha sa contest na to, this will not be the end but the start of their journey as singers. So yun po yung i-encourage namin na maging image ng show sa mga bata, especially to the parents. Thank you, Alvin. Thank you po. And for Betong, Betong, since singer ka rin naman, ano yung pwede mong wisdom or advices na maibibigay sa mga contestants, sa mga bata, or sa mga batang aspiring singers in general? Yun po, nahiya po ako dun sa singer po, pero salamat po sa inyo pong na... Mag-concert ka, di ba? Di po, kasi po ngayon po kasi ang pinaka-responsibilidad ko po, kasi kung si Alden po yung before siya yung parang journey host, ako naman po yung journey host po rito. So, kanimita po, mga kasama ko po yung mga magulang, yung mga guardians nila. Pero nakakausap po yung mga bata, sabi ko sa kanila nila, kung hindi man sila palagi ngayon, dire-diretso lang, huwag bumitaw sa pangarap. Hindi ibig sabihin na pag hindi ka pinalag ngayon, eh, tapos na dahil bata pa sila. Mas lalo na lang pag-ibayuhin yung kanilang craft, yung talent nila dahil hindi natin masasabi sa mga susunod na mga contest pa na pinasalihan, dire-diretso lang. So huwag lang bumitaw sa pangarap and always pray para maabot natin yung mga pangarap. Eh po yung madalas ko sinasabi ko sa kanila. Thank you. Thank you po. Alright, next question will be coming from Sir Lester Ramos. Hello po. My question po is for Ms. Pats, Ms. Hazel, and Sir Mel. Question po is, is it hard po ba to judge or critique the kids than the adult performances sa mga contestant po? It's hard to judge, especially in a contest. Napakahirap po kasi syempre there will always be one winner and there will always be the others will always get disappointed. So mahirap rin syempre yung trabaho namin. We don't want to hurt anybody, we don't want to disappoint. But somehow, this show, nakikita ko, we will be more encouraging. We cannot probably stop, lalo na pagbata, di ba? Sa may edad niya, nadi-disappoint na sila, what more pag children. So we're gonna try to be very careful to not, kumbaga sa, hindi ka, ayaw namin ba disappoint sila to a point na titigil na nila yung dreams nila sa pagkanta. We want to be as encouraging and as inspiring to the children as much as possible, which is a pretty hard task to do. But sana ma-achieve po namin dito sa Center Stage. It's not just about saying negative things. It's not just about getting ratings to say negative things. But it's also about, kumbaga sa titingnan din namin kung paano kami makaka-encourage sa mga bata. For most of them, this is exactly what they want to do. They want to be the best singers. They want to be popular singers later on in their lives. But for others naman, this is just a hobby, a passing thing. So hopefully, us as judges, makatulong kami doon. And of course, Center Stage as the show, and I said this before,
hopefully Center Stage will be a stepping stone wherein they can figure out exactly what they want to do later on in their lives. Hello to Ms. Hazel and Sir Matt. You see, kamusta po yung experience judging the kids so far? Well, so far, nakita naman namin, yung first episode namin, napaka-huhusay nila. And like what Ms. Pop said, it's harder actually to judge kids because ito yung nagsisimula pa lang sila eh, no? Now, when they hear negative words, baka mamaya, parang ayoko nang kumanta ulit. So, oo, baka dahil na nila, di ba? So, we want to make it as enjoyable as possible na if you don't make it today, then maybe the next time. Kasi bata pa yung mga yan, raw pa yung mga talent niyan, pwedeng-pwede pa sila mag-improve through time and experience. And that's what we want, for them to enjoy the stage and not fear the stage or make the stage a parang competition lang. Yeah, but at the end of the day, one will succeed. But tuloy-tuloy lang ang pagtanta. Yeah, but we want to be careful with our words, especially. Yeah, we are encouraged, judges, na meron kaming notebook, may baon kaming mga iba-ibang pamamaraan ng pag-encourage. O kung meron man kaming nakita or narinig na hindi maganda, paano namin sasabihin in a nicer way. Tapos meron tayong psychologist, Pepe. Yeah, we do have a resident psychologist here. Para po sa mga bata. Right. And for the parents as well. We have a challenge to everything. Sinabi ni Hazel na we have to be careful with what we say. Kasi make or break. Lalo pa, well, it's easier kung mga adults. Kasi nasasala na nila. Correcta, no? Merong ganon. Oo, pero since mga sa mga durang pag-iisip, we just really have to be, we just have to choose what we say. But, we, of course, being honest and forthright po sa aming gusto ng ipaiwatig sa kanila so that they also, you know, do the best that they can and reach for that goal the best way they can. And very encouraging. But, you know, what really helps us also is what the production has done doon sa sights and sounds na nakikita natin. Because it adds up to the, this is a singing contest, a performance contest, na, of course, lalo pa sa akin for a musician, I'm really very particular doon sa mga notes and all that. And it's really exciting. Kaya lang, with this parang yung mid game, parang gano'n na dating, yung fun factor, nag-level up yung fun factor. So it also, you know, perks us up. Builds up the excitement, yes, diba? Yes, builds us yung excitement na yun. And then, we feel it, kami mismo, kasama doon sa fun factor na yun, it's kinda easier kung hindi ganun, no? Easier, dahil iba-iba rin po yung mga judges before we judge. Ako mismo pinapanood ko yung stage at yung sound eh. Kung sino yung mag-move forward. So it's pretty much like a game. It's a game. Diba? For, lalo na dun sa mga kabataan na manonood rin ito, diba? Right. So that adds up to the excitement of the show. And the fun. That's what I love also. Thank you, sir. Alright, our next question will be from Miss Bot Glorioso. Hi, good afternoon. For the judges po, are you allowed po ba to give tips dun sa mga bata after the show or after you have judged them? Actual na namin siya ginagawa. Actual na. Habang nasa show po. On air. And ano naman po sa palagay niyo, bawat isa na po sa inyo, top 3 tips na pwede niyong mabigay sa kanila? Ako muna. Una, I've never joined a singing contest. Isel has joined it, so she would know more than me. But if you were to ask me, I know it's tough. Iba kasi yung kumanta ka in front of a lot of people. Pero iba rin yung kumanta ka in front of a lot of people, and yet yun na nga. You're out there, there's a goal, there's a prize, and you have to win, and there's only one winner. So I think, mas gusto ko ma-encourage yung mga kids to really have fun on stage. They're very young. So this should serve, again, as a beginning. Most of them have probably also joined other contests. Pero sana sa center stage, mas mag-enjoy sila. Yes, there's still a winner. Yes, there's still a prize. Yes, there's still a goal, but we want them to be as relaxed as possible. We want them to also enjoy and make friends with the other children that they're competing with. They are children, let's not forget that.
So sana yun yung ma-invite natin, di ba? Yung competition siya, pero backstage, madami silang mamimit at magiging kaibigan. At the same time, the minute they set foot on this stage, and they're here on center stage, mag-enjoy sila, and they just show kung ano man yung talagang style nila, character nila, at talent nila. Well, for me, I joined several contests. Failed some. Parang lahat naman yan. Pero okay lang. Ako siguro, nung mas bata ako, na natalo ako, yung totoo, nalungkot ako. And I said, I will not join a contest again. Because it hurt me. Parang, hindi naman po yun yung gusto. Parang kasi ang nakalaban ko, bumibirit. But I wasn't a biritera back then. So I understood. So sabi ko, eh, hindi yun yung strength ko. Maybe I'll build on my strength. And dun ako nagsimula. Hindi ba? So that's one. Two, kanta lang ng kanta, ensayo ng ensayo. Kasi habang tumatagal, gumagaling ka sa yung pagkanta, meron kang mga certain placements na di-discover, uy, kaya ko na to, dati hindi ko kaya. And then third, never stop learning. It doesn't stop there. Pagka nakatutunan mo ng bumirit, that doesn't mean you're the best. You have to eventually mean what you say, di ba? Bawat letrang kinakanta mo, meron kang hatid na kwento. And that's what captures me as a judge. Yun, importante sa akin yun. I'm sure marami pang points si Sir Mel. Hindi, nasabi mo na. Nasabi mo na yan. And, ang pinaka-importante sa akin, having been part of a couple of mga singing contests before, yung idea na kailangan makakonect yung kumakanta sa akin. Ibig sabihin na kasi I have that capacity na I'm focused on the performer. And then, kasi shot up yung mga ganyan, kailangan ma-affect mo ko. Or, in other words, like ang pangalan na sinabi ni Hazel, na yung lyrics na sinasabi na nandun sa loob ng song, kailangan nakikita ko yung istorya niya habang niya kinakanta. So actually, that's what gets me. And but, then, of course, yung... it's rare kasi po mga bata pa, baka hindi pa nila nangyayon. Kaya yung gusto kong sabihin na ibibigay kong tip din natin sa mga under, mga parents na that choose the songs na, alam mo, before, your parents would call me and then would ask kung mga, ano ba yung mga tips na pwede mong ibigay sa aking anak dahil sumasali sa ganito, and now, ganito. Okay, isa lang ang sasabi ko normally, sinasabi ko na yung kanta ho na pipiliin nyo, dapat naiintindihan ng bata. Kung hindi nyo naiintindihan, kayo as parent, kailangan explain nyo sa bata kung ano ibig sabihin ng kinakanta na yan. Kasi saan kukuha ng emotion yung bata kung hindi niya alam ang ibig sabihin. So I encourage the parents or yung the manager or the handler na you get those songs, kung hindi niya, kung mahirap intindihin, i-translate mo muna doon sa bata. And then, from there, baka makakuha, nahugot somewhere. Dahil kailangan maintindihan niya yun yung song. Ayan. So, mas importante po ngayon na mas na parang magaling siyang mag-storytell through songs. Hindi yung pagbirit lang. Of course, yung birit kasi talagang para bang ano na yun given na yun visually at saka sa stage, di ba, Max? Pagka pag may biritera, it's really impressive right? Ngayon But I think singing, ako naman ang feeling ko dyan because I'm not a biritera. Singing, tama si Mel, it's not just about the high notes. It's also about the emotions and the feeling that the audience will feel pag narinig na natin, lalong-lalo na itong mga batang to, di ba? And you'll be impressed, ha? At their age, I actually don't know where they're getting their emotions. I mean, how can they possibly have so many emotions na napapalabas nila through a song samantalang ang babata pa nila? So, yun pa lang nakaka-impress na. Aside from their notes, high notes, and their stance, and the way they carry themselves, and their overall performance, it's already very impressive. But yun na nga, emotions, somehow they already have it. So saan po kaya nila nahuhugot, nakukuha yun, di ba? Thank you, Pom. All right, our next question goes to one of our center stage champions, Nikki Wan.
I did actually. Well, basically, nasagot niya yung ano yung tanong. But I really wanted to know, apart from the emotions, of course, what are the qualities you look for in a contestant? Ako sa nakikita ko sa mga bata ngayon, ha, ang yabang nila. Ang yabang nila. Nagugulat ako kung paano ganun na sila kagaling tumayo sa stage, yung presensya nila. And I think, yun, nakukuha ako as a judge. But when you stand on stage and you own that stage, it means you own the song. That's one for me. Are you asking for three? Just one. Just okay, one. Ayun, ako doon. May yabang on stage, yeah. Confidence. Stage, oh, yun na rin. Stage presence. Yun na yun. Actually, maglakad pa lang yung bata. Maglakad pa lang, pagkumpiyansa, buo yung loob, kita mo na dun eh. May plus factor na kaagad dun. Hindi pa yung kumakanta. I agree. Overall performance, I think, is very important. It's difficult to join a contest. It's hard to step on stage. But once you see na overall, alam na this is exactly what he or she wants. Tapos nakikita nyo, bata pa lang, may passion na sila sa pagkanta. I think that's what counts the most for me. For my next question, kahit sino ko kayo sumama, or siguro si Alden. Meron naman existing talent shows ang GMA. And then, may mention kanina that center stage doesn't limit it when it comes to the age of the contestant. So, I wanted to know what kind of stars or what kind of star is center stage looking for? Well, since we started po with the kids, parang we wanted to give a different take on how we can choose talented kids when it comes to singing in terms of how we programmed the whole contest. So it's a very different interactive way of determining who will be the winner. But basically, we're looking for stars that can syempre carry themselves as performers. Of course, ang dami ng syempre yung mga meron tayong mga performers dito sa GMA na syempre, how do I say that in a well-mannered way? Parang leveling up. So we wanted to discover new talents who can be successors to the current ones. So of course we have All Out Sundays. So we wanted this platform to look for kids and talents na pwede rin natin maipakita doon para pwedeng madagdagan yung family ng performers, especially here in GMA. Salamat. Okay, our next question goes to Sir Bernie Franco. Hello. My question is for Betong, Aisel, Ms. Pops, and Alden. Simply because you're artists and you have taken the center stage either in concerts or events, can you share mga unforgettable experiences nyo na either, Aisel, can you share experiences nyo na while on center stage na something happened like you missed a note, nawala sa tono, bumiyo, tapos how did you handle or overcame it? That really happens. I think that's the best part about performing live. You never really know what's going to happen on stage, no matter how many times you rehearse, diba? Somehow, may mga moments, hindi mo talaga siya mapaperfect. I think what makes a performer a good performer is, maski na may mangyari na hindi tama on stage, hindi mararamdaman o makikita ng tao na mali yun. Ako may moment na hindi ako nakalabas kasi hindi ko masara yung pagkahaba-haba kong boots. So, yon. Tapos may moment rin na sumasayaw ako. Siyempre, nagpapasexy ako. Hipot ng leather pads ko. Pumutok yung likod. No joke yan. So, but you have to continue because ang idea of a live performance is your audience shouldn't know what's happening on stage. So, it's nakakatakot, but at the same time, that's the challenge. And, yun na nga, pag nandun, you yourself, as a performer, tama, mag-iisip ka na, ano bang gagawin ko habang kumakanta ka? Ano bang gagawin ko? Paano ko ba hindi papakita yun? May nadaba na, ako nadaba na so many times, nakalimutan ng lyrics. But yun na nga, that's the test, I think, of a true performer. And that is the beauty of a live performance.
Thank you, Ms. Pops. Ikaw ba? Ano nangyari sa'yo? Naalala ko lang yung pag nakalimutan yung lyrics. Alam niyo po, nababansagin akong composer na rin ba minsan? Mag-iimbento na lang ako. Pero pagbaba ko, sabi ko, grabe. Grabe, alam mo, mali-mali. Hindi halata ako. Thank you. Ayan, sobrang sarap sa puso. Hindi na halata yung mga pagkakamali. Sounds like. Oh, sounds like. Diba, virgin the sky, flying high. Di ba, mga ganyan. Ano ba, meron na dapa din. Tapos, tuloy pa rin yung kanta mo habang unti-unti kang tumatayo. Alam mo yun yung pinakamalakas na palakpak ko, yung unti-unti kang tumatayo. Sorry to reason. Wala naman dugo. Wala naman. At sa isang event naman siya, isang event, oo. So marami yan, marami pong kwento. Ako, Sir Mel. Ako naman, from the point of view ng nagbaback up kami, maybe as a musical director. Yeah. Marami. These ladies, I've worked with maraming beses na. Alright. Para sa akin, at saka meron pang ilan din na sasabi ko parang yun yung binabayaran dun eh, yun yung gano'n. Yung pag nagkamali or may nangyaring error or whatever it is, yung recovery, paano sila magre-recover dun sa situation na yun? Kumbaga kung hindi seasoned at experience, wala na yun eh, tuloy-tuloy na yun eh. Nasira na yung diskarte hanggang to the next third number. Nako, may makikita mo na parang conscious. Pero especially these lovely ladies here, pag nag-perform yan, hindi niyo maalala kung nagkamali o ika na, yun yung binabayaran ko. Kasi yung recovery nila, parang okay na yun. Ayos na, next. Move on to the next and do it well. And di ba, huwag parang isipin, ganun sila. Ayan, ganun yan. Okay. Siguro natutunan ko doon, learn to forgive yourself pag nagkamali. Oo, tapos na yun eh. Tama. Oo. Tsaka tao lang naman, di ba? True. Yes, Beto, ikaw. Ako po, itong last po nung November. Ito yung first. Ako dun. Oh, tapos maraming salamat, Alden, for... Sabihin ko. Akala nga nila ako ang guest mo dun eh. And then, sa Tindi po, the first time, talagang totoo yun, nagiging composer ka talaga ng... meron ng prompter, pero hindi ko nasusunod at sa sobrang kaba. Na andyan yung nawawalan ka na ng laway. Natutuyo ka ng tuyo. Hindi mo alam kung saan kukuha ng laway. Pero the show must go on. Buti na lang po, komedyante po ko. Kaya nagagawan mo ng tatawin. Pero papalusot ko naman dating. In fairness kay Betong talaga. Sabi ko more concerts. Oo nga. Bahala na sila. Pero yun, tagang buti na lang nakatulong din ng komedyante ka. So minsan, pag hindi mo nga nasasabi yung lyrics, ibabanggit ka ng tao sa ganda nito, pero ito alam na wala, hindi malalam yung sasabihin ko. Everybody sing. Oh, yeah. Okay, ito naman. Okay, ang patatas ng nota mo, di ba? Ay, napapagod ka na. Ganda, oh, kayo naman! Oo, So, alam niyo na yung style. Meron nga akong kilala pagka yung nalilimutin yung lyrics eh. Parang, kunyari, Dosan! Wala. Ako naalala na. Si Alden. Si Alden ang At parang unforgettable, hindi. Hindi ba? Kasi parang, I'm really an actor po, not a performer. Well, can be a performer, can host, ganyan. But really, from an actor's point of view, being able to perform. Ako yung mga unforgettable moments ko is, pag nag-take na ng final bow, na you were able to deliver the whole show, parang, ewan ko po sa mga performers po kasama ko, pero sa akin po bilang aktor, pag nakagawa po ako ng isang bagay na hindi po ako comfortable gawin, especially ito po mga past concerts ko, parang ang sarap sa pakiramdam, may ibang fulfillment yung performing. It's very liberating experience na ang sarap mag-explore ng iba-ibang pwedeng gawin dito sa showbiz. Ang buhay po ng mga artista sobrang makulay, very colorful, there are a lot of opportunities na pwedeng ma-fulfill with it. Pero yung performing, ibang ligaya po yung may ibibigay sa akin. Siguro kaya po naulit ko yung concert ko before, nakadalawa po tayo sa Ama ng Diyos. So, but it's really parang more of really pleasing the people with performances. It's really about discovering things sa sarili mo. Na you're capable of doing things beyond your comprehension. So parang yun po yung na-realize ko as I go along. Being, now parang, dati po sinasabi ko, hindi naman po ako performer, pero parang ngayon pwede, nakadalawa na eh.
Nangis na pa yan. Ito po, may isa pa po this July 25. So, masarap po mag-perform sa audience, especially sa sarili mo. Masarap din makita yung sarili mo na kaya mo pa nang gawin yun. So, ito. You're there. Pag you're right. Yeah. Di ba nag-guest ako sa show? Tapos yung akin, okay na. Can you please forgive me? So, Alden, having said that, wala ka na bang self-doubt as a performer? A lot po, meron pa rin. A lot of self-doubt. Yung kaba, whenever performing actually, kahit sa mga, of course, sa Eat Bulaga and All Out Sunday, hindi po nawawala yun eh. Kasi pag nawala yung kaba, masyado ka ng confident, masyado ka ng tiwala sa sarili mo. Parang, for me, that's a death of a performer or an actor or whatever, in whatever field. Kasi overconfidence is parang that comes from being too full of yourself. Feeling mo kaya mo nang gawin lahat. So pag wala nang kaba, wala nang growth. So marami pa rin pa akong gaba, especially pag di po nakaka-reverse. Hindi, tsaka wala pa naman akong nakikitang performer na hindi kinabahan eh. Parang nahan lang. Sa tagal-tagal na, hindi pwedeng hindi kakakabahan. Si Beto po minsan isang show. Oh my God, Alden, I'm so confident right now. Sorry to interrupt. We have one more question. Go ahead. All right. From Sir John Bueno. Hello, I'm the backup singer who went up on stage. Yay! Hindi ko lang genre yun. Ayun. My question is for first kay Beto. Of course, meron parang, in some way, a reality part because you're talking to the parents, to the kids also. Will there be somehow a backgrounder of the people who are gonna sing and on stage? Oh yes, oh. Talagang iba. Doon talaga yung drama, yung puso ng show, pag nakita niyo yung istorya ng mga bata. Marami sila mga struggles, doon mo makikita na hindi lang basta sila kakanta. Snippets of their lives, papakita rin. May mga hardships sa buhay na tas ang hirap kasi katabi mo yung magulang, iiyak. So yung emotions niya, napapasa sa akin. Mm-hmm. And then ito parang sa pakakalmahin. And then, lalo na pag yung announcement ng mga winners, kung paano mo kakalmahin lalo sila na halos parang umiiyak na sa'yo. So, actually, hirap, no? Hirap ng party. Mahirap, pero challenging siya. Yeah. Kasi pag nakita mo nakatawa na, lalo na yung bata, kasi nakakatuwa na tanggap nung isa first episode, hindi masyadong mabigat sa mga bata na hindi sila nakapagpatuloy dun. Pero yun talaga, abang isa din sa mga dapat yung abangan yung background story ng mga bata, talagang sobrang nakaka-touch. How about the judges po? Do you think their sub-story somehow could figure be like a factor on you judging the kids? Yes. Okay. Aminin man natin, karamihan ng mga bata, ang kwento ay kumakanta po ko para maiahon sa hirap. Mm-hmm. Hindi ba? May mga ganun na mo. Which is true. Kaya naman nila gustong sumali rin ng contest for the prize money. Well, ako, nangyari sa akin yon. I joined the contest because I wanted the 50,000 pesos. So gagalingan ko. Hindi ba? Pero bukod doon, marami pa mga nakakagulat na story na, and then she's singing this way, that's why she sings this way. Pilot pa lang eh, di ba? Ano ba naman ito pang grand finals naman na yung nangyayari? Ganon. Yeah, and somehow it really helps. Even though, syempre, iba pa rin yung talent yes. sa real life story, but I get carried away also. Pag ano, naiiyak rin ako, nagiging emotional ako. And somehow, you also want to help this child, right? You want to help them excel also. And of course, tama yun, win the prize money. Mm-hmm. Somehow, it helps. I don't know if it should help or it shouldn't help. But somehow, may malaking factor yun. Like, yung first episode, there was this girl na I was looking at the song na kakantayin niya. But ito yung binigay dito sa bata na ito. Eh, kanta ng matanda ito eh. Diba? Yung para may mahalin ka bukas na lang. Yung para, teka na, ilang bang beses na nagmahal ito na bata ito na, yun ba, namahal na itong bata ito na para kantayin niya at the age of 12. And then I saw the backstory, nakita namin yun. And then, oh, wow, ano pala niya? And then she started singing. Ano man din. Kaya
pwede lumalabas yung hugot na yun doon sa aking istorya. Mm-hmm. Na ilabas ng bata doon sa, maski na it's an adult song. So I guess, these things gel, di ba? And then, makikita yun sa performance ng bata. So I'm like, wow, kaya ganun siguro. Kaya niyang i-portray yun. Ewan ko kung naiintindihan niya talaga yung sabihin ng song, no? But then again, may pinaghugotan mo lalo eh. Kasi may pinanggaling ng backstory. Alright, and maybe my last question is for Alvin or whoever can answer it. What will happen to the kid that will win the competition? And how much is the prize? And what will she get? That's a very interesting question, sir. Actually, we'll be more technical in explaining this since we have two rounds. For the first elimination round, where the kid's boy is gonna sing and then they'll step towards that mid-stage. That's how I would like to call it. Po kanina. Yun po. Yeah. So pagdating po dun, the kids from this point is the song was chosen po by the production. So they will sing a common song. Pagdating po dun sa stage kung saan po kayo nag-end up kanina, that will be their piece. Kumbaga, kakantahin nila yung original song na gusto nilang kantahin. And then, of course, the voters, be the voters will vote, the judges will vote, and then that kid will take on center stage, and then pupunta, that's the center stage, but this is the ultimate center stage. Tapos ito pong rings right here, it's very significant. So per kid will be the defending winner. So every episode po, iba-iba pong bata ang magta-try kumuha ng title na yun. So if there's the kid right here, and then he or she will have a ring already. So, pag patuloy pong nade-defend nung kid yung title niya for the next for certain episodes until ma-reach niya yung tatlo, automatic grand finals na po agad siya. But pag as long as merong nananalong iba, and then let's say ang very crucial dyan is pag isa pa lang yung ring ng bata, pwede siyang mapalitan ng mapalitan eventually. The price that's yet to be announced, pero yun po, that's how basically how it works, center stage works. Medyo parang ano siya, battle of the defending champions. Kukunin yun lang, kukunin yung title dun sa defending winner. Thank you po. I think there are several ways of winning also. You don't have to, kumbaga sa hindi lang yung final, grand finals. The minute you win this battle, meron na po kagad premyo yung mga bata. Yes, meron na po. Yes, until it gets bigger, hanggang sa maging semi-finals, magiging mas malaki yon, and of course, the grand finals, which is the main prize. Alright, thank you everybody. Thank you to everyone who asked questions, and thank you to our wonderful host and judges. Thank you, Pam. So ayun, that concludes our MediaCon for today. So gusto ko lang magpasalamat. Thank you so much. Thank you, and we do hope that you enjoy the show. Our first show will be on February 16. Abangan niyo po yan. And, it's at 7:40 in the evening. Pagkatapos po ng daig kayo ng lolo. Oh, yes. Salamat po. So once again, mga kapuso, please help us promote Center Stage every Sunday beginning